In this video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Fibonacci Retracement. A very powerful tool na siguradong makakatulong sa pagtitrade natin kasi napakasimple lang nito at available sa lahat ng trading platform. Kung gusto mo malaman kung saan ito ginagamit at effective ba ito, panoodin mo itong video hanggang sa dulo. Welcome nga pala sa Altcoin Pinoy YouTube channel. Kung interesado kayo sa mga ganitong content, token reviews, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So what is Fibonacci Retracement? Ang konsepto nito ay hango sa Fibonacci sequence na inimbento naman ni Leonardo Fibonacci, isang Italian mathematician noong 13th century. Ang Fibonacci sequence kasi ito yung pagkakasunod-sunod ng number in a consistent basis. Ito yung example niya. 1 plus 1 equals 2, then 1 plus 2 equals 3, then 2 plus 3 equals 5, and so on and so forth. The reason is, halos lahat ng bagay sa mundo ay associated sa Fibonacci. Kaya naisip ng mga advocates ng Fibonacci na yung galaw ng price ay posibleng related din dito. Kasi in any market, hindi naman tumatakbo ang price ng isang diretso lang. Madalas, nagkakaroon ng pullback o retracement. Pero paano natin malalaman kung hanggang saan yung possible pullback ng price? Dito papasok si Fibonacci Retracement. In any trading platform, Binance, Bitget, Bybit, etc., merong Fibonacci Retracement tool tayo na magagamit. Ito yung itsura niya. Meron siyang settings kung gusto natin i-customize, pero recommended na hindi na natin kailangan gawin yun. May purpose, kaya nakalagay ang mga settings na yan dito. So bago natin siya gamitin, kailangan muna natin ma-identify yung market structure. We are looking for a swing high and swing low. Kailangan nagtitrend ang market. Kasi wala naman tayong makikitang ganun sa trading range at normally pantay-pantay lang yung price sa top and bottom. Sa uptrend market, for this example, sa chart na ito, makikita natin meron siyang uptrend at nag-pullback na yung price niya. So ang titingnan natin dito ay yung latest swing low and swing high. Madali lang naman siya ma-identify katulad nito. Ito yung masasabi natin na latest swing low at hindi itong nasa likod. At ito yung swing high kasi ito yung bagong higher high na nabuo sa price. Now, gagamitin natin yung Fibonacci retracement from swing low. Idadrag natin siya papunta dito sa swing high. Ito yun. Kung mapapansin natin dito sa Fibonacci retracement, meron siyang mga levels. Pero ang iba dyan hindi natin madalas ginagamit. We only have to pay attention to these three levels. 38.2, 50.0 at 61.8 levels. Itong 61.8 levels ang tinatawag nilang golden ratio kasi ito daw yung pinaka-reliable sa tatlong levels na yan. Pero for me, it's case-to-case basis. Sa example natin dito, nag-bounce na siya ng konti sa 38.2% level. Pero kung mag-fail nga yan as a support, then yung 50 or 61.8% ang pwedeng sumalo dyan. So tingnan natin. At ayun nga, nag-pump siya. Pero example lang ito at ginamit ko lang itong chart for demonstration. If nagte-trade na kayo ng matagal, siguro naman alam nyo na hindi sa lahat ng pagkakataon ganito yung itsura ng chart. Or masasabi natin na ganito yung itsura pero ang resulta ay pwedeng magkaiba. That's why we still have to manage a risk every trade. Now tingnan naman natin sa downtrend market. Hahanapin lang natin yung latest swing high at idadrag natin yung Fibonacci papunta sa swing low. Then, iche-check natin yung levels kung saan na malapit yung price sa 38 ba, 50, or 61.8. So, dyan yung mga levels na pwedeng ma-reject yung price. Take note, kapag ang trend ay malakas, normally sa 38.2 level siya nagbabounce. Pwede nga din sa 23 level, pero habang lumalalim yung pullback at lumagpas ito sa 61.8 level, ibig sabihin nun, humihina na yung trend na pwedeng magresulta sa trend reversal. Fibonacci retracement, although it's a powerful tool, pero hindi natin siya pwedeng gamitin na siya lang. Hindi tayo magdidesisyon base lang sa nakikita natin sa Fibonacci retracement. Sasamahan natin ito ng ibang confirmation. For example, we are trading with a trend at gumagamit tayo ng moving average. Sa uptrend market, napansin natin nagkaroon ng pullback at nasa moving average na ito. In this scenario, we can use the Fibonacci retracement para mas mapagtibay yung assumption natin na magbabounce yung price sa area ng moving average. At kung napansin natin na ito ay nasa area na rin ng Fibonacci retracement, 38, 50, or 61, then we can take a long position. Magagamit din natin ito sa support and resistance as long as nagte-trend ang market.
kasi sa support and resistance nagkakaroon ng swapping. For example, sa uptrend market, ang dating resistance kapag nabasag ito, nagiging support siya. So magagamit din natin si Fibonacci retracement sa strategy na ito to further confirm the continuation. And aside from that, kung gusto pa natin mapagtibay ang confirmation ng trade natin, look for a reversal candlestick sa area ng Fibonacci levels. Kapag meron tayong napansin na hammer sa uptrend market at ito ay nasa level ng Fibonacci natin, then mas mataas ang chance na mag-bounce ang price. At kung sa downtrend market naman, nakakita tayo ng shooting star or bearish engulfing pattern sa Fibonacci levels, then possible nga ma-reject yung price and we can simply put a short position. At katulad din ng ibang mga tools na ginagamit natin sa trading, hindi siya nagwo-work 100% of the time. Kaya kailangan pa rin natin i-manage yung risk every trade. Wala naman kasing perfect trading tools or indicators, kaya marami ring tao ang hirap sa trading dahil sa randomness na ibinibigay nito. Yung tipong ang trading setup mo ay nag-work sa'yo kahapon, pero ngayon, you use the same method and it gives you a different result. So ganun talaga yun. Fibonacci retracement, napakadali lang gamitin, dagdag kaalaman sa atin ito. If ever hindi pa natin ito nagagamit before, so yun lang muna sa trading tutorial natin, maikli lang for today. Thanks for watching again, good luck and see you on the next video.